Naglabas nga po ng subpoena ang DOJ para humarap si suspended Bucor Chief Gerald Bantag sa preliminary investigation para po sa murder ni Percy Lapid sa November 23. Ngayon, linawin lang po natin ang mga bagay-bagay. Una po, subpoena pa lamang po ito na nagutos kay Bantag na magpakita sa DOJ sa November 23. Hindi pa po ito arrest warrant. Kung hindi sumipot si Bantag sa November 23, hindi rin po siya magiging wanted at hindi rin siya dadamputin o aarestuhin. Kung hindi siya sisipot sa pina, parang binitawan lamang ni Bantag ang kanyang karapatan na depensa ng sarili sa preliminary investigation ng DOJ. Okay, ano naman po itong preliminary investigation ito? Yan po ang ipapaliwanag natin ngayong gabi. Pero una po sa lahat, isa po ang paglilinaw. Wala pa pong kasong nakahain laban kay Bantag o yung ibang akusado sa pagbatay kay Percy Lapid o kay June Villamor. Ang sinasampa lamang kasi ng pulis at NBI ay reklamo lamang or criminal complaint at hindi pa po kaso. Ang pagsasampa ng mismong kaso ay ginagawa ng piskal o ng prosecutor ng National Prosecution Service ng DOJ. At ito po ay matapos ang tinatawag na inquest sa kaso ng mga warrantless arrest o ang preliminary investigation sa kaso po ng mga gaya ni Bantag. At nandiyan na po tayo ngayon sa preliminary investigation. Ayon po sa Rule 112 ng Revised Rules of Court, ang preliminary investigation ay ang pagdedesisyon ng mga prosecutor kung meron bang basihan para isampa ang mismong reklamo at iakyat na ito sa korte. Ano po ang tinitingnan dito? Una, mukha bang merong krimen na nangyari? At pangalawa, ang respondent ba ay probably guilty? Ang inaanap po dito ay tinatawag na probable cause. Meron bang sapat na basihan para ang isang reasonableng tao ay mag-iisip na malamang guilty nga ang akusado? Sino lamang ang maaaring magdesisyon nito? Ito po ang mga city at provincial prosecutors o ang mga state prosecutors at mga metropolitan trial judges. Matapos po makuha ng prosecutor ang reklamo at mga affidavit, ipatatawag nila ang respondent para maghain ng kanilang counter-affidavit. At yan na nga po ang subpoena para kay Bantag sa November 23. Maaring magpakita si Bantag o maaaring niyang i-waive ang kanyang karapatang dumepensa sa preliminary investigation. Kung yun po ang kanyang pipiliin, magdedesisyon ng mga prosecutor kung iaakit ba ang kaso sa korte. Base na lamang sa nakahain ng ebidensya. Matapos po ang lahat, magdedesisyon ng prosecutors kung isasampa ang kaso sa korte or i-dismiss na po ang reklamo. At ang step 2 naman, ayon sa Section 6 ng Rule 112 ng Rules of Court, kung isampa ng prosecutor ang kaso sa korte, pag-aaralan naman ng hukom kung may basehan nga ba ang kaso. Kung wala, i-dismiss na ng hukom ang kaso. Pero kung meron, doon pa lamang maglalabas ang hukom ng tinatawag na warrant of arrest para hulihin ang akusado.